And welcome back to my YouTube channel, no, mga amigos and amigas, no. Welcome back dito, mga kapatid nating 18, no. Diyan sa saan mang sulok ng mundo. Alam ko nanonood po kayo ngayon sa akin, but please kung bago lang po kayo dito sa ating channel, ako nga po pala si Miggy, no, at sana isuportahan niyo po yung mga ginagawa nating content, not only for SB19 pero as well dun sa mga Pilipino na nakikitaan natin ng potensyal at ang kinggaling pagdating sa pagkanta. Anyway, no, last time tanong po ako, no, ng anong magandang i-react for SB19, no, sa YouTube, no. So nag-post po ako niyan last time. At may nag-comment po dito sa akin. So shout out na lang po natin si Ma'am Joy Gemina, no. Ang sabi niya dito, pwede po kayo mag-react sa vlog ni Pablo. Dalawang vlog na po yung na-release niya. Thank you. So gagawa natin 'yan, no, at titingnan natin kung ano yung naging video ni Pablo dito, no. Actually, naka-subscribe tayo kay Pablo. At hindi ko pa actually napapanood yung vlog niya na yan. Kasi sobrang ano din ng oras natin. Ang ginagawa ko kasi sa morning, no, binibisita ko parang every now and then yung channel ng magkakaibang yung member ng SB19, at pumupunta ako dyan sa release. Usually si Pablo yung napapakinggan ko every morning, tapos tanghali ata bago pumasok si Josh. Tapos pag break time naman si Justin, no? Kasi nahati-hati ko lang din yung oras ko para makapakinig sa kanila. Siyempre hindi naman pwedeng maghawak ng phone every time sa trabaho pagka break time lang. Not unless kung talagang importante. Pero yun, nagawa naman natin ng paraan, no, para makapag-play kahit papaano dito at mabigyan din ng suporta yung mga idol natin. As well, Philip, no, piniplay din natin 'yan. And syempre si Stel, no, lahat sila kahit papaano napiplay ko yung mga solos nila, no. And then doon naman sa mga kanta nila, nilalagay ko 'yan sa isang playlist, and then hinahati ko lang, no. Hinahati ko lang para pagdating naman, pag-uwian ko naman sa gabi, yun naman yung ipiplay ko pag umuwi na, no, pabalik dito sa bahay. So kung mapapansin ninyo, no, ito, yan. So most of ito yung plinay ko kanina, hindi ko na natapos. Mapapansin nyo, wala siyang red line. Yan yung usually piniplay ko pag umaga, pag nagluluto, the Alon and Laon album. Yan. Anyway, yun na nga. Maraming salamat po, Caps, no, sa pag-recommend nitong video na gawa natin ng reaction yung first vlog ni Pablo. Ang alam ko, ito yun yung silaban mo ng Micha. This was a vlog from Pablo, no? So yun, bago tayo mag-start, no, mga Caps, no, gusto ko lang pong pasalamatan kayo, no, sa pag-stay po dito sa ating channel, at sana ay tuloy-tuloy niyo pong suportahan itong ating channel, no, para makagawa po tayo ng mga ganitong klase ng video. And anyway, kung mahilig po kayo sa mga ganitong klase ng video, don't forget to subscribe, no, and i-click niyo yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga i-upload nating videos. Hi amigos and amigas, ang video ito ay magkakaroon ng mga paghinto dahil sa mga reaksyon, komento at trivia. Ang mga impormasyon ay maaari may discrepancy o pagkakaiba dahil ito ay base lang din sa mga research at abot ng aking kaalaman. Again, sana hindi lang po SB19 content yung masuportahan nyo sa akin, as well yung mga ginagawan pa po natin ng reaction video. Anyway, maraming salamat po, and syempre bago pa wag na natin siguro patagalin, ano, no, itong video, no. Let's start in 3, 2, and 1, no. So, yun, silaban mo na ang Micha. So ito ay yung pinakaunang vlog ni Pablo, alright? Hello everyone, ako nga pala si Pablo, and welcome to my channel. May pagka-joker din talaga si Pablo, eh, no. All right.
Basahin nga natin itong description. Nag-vlog na si Pablo. Ha ha ha. Ito yung una sa marami pang darating. Sobrang laking pasasalamat ko sa buhay. Yung lahat. Kahit gusto ko man ibalik lahat ng kabutihan. Kabutihang iyon sa inyo. Para mahirap ata. Di ko kayo maisa-isa. Ha ha ha. Since marami naman akong pinagagagawa sa buhay, i-document ko na lang at i-share sa inyo. Marami akong natututunan araw-araw. Sana sa panonood nyo nito, may mapulot din kayo. Salamat. Tagal ko nang gustong gawin to, kaya eto na. Silaban na natin ng mitsa. Okay, siguro eto yung umpisa talaga, no? Okay, excited na ako na malaman pa yung mga susunod nating mapapanood dito sa vlog ni Pablo. Grabe, ganda dito. Start now. So ngayong araw na to, I will be hitting the road with a message that's close to my heart, and that is, start now. Mm-hmm. Sa kahit anong bagay pa yan, whether it's trying a new path, or gusto mm-hmm. mo na mag-resign kasi mag-change ka ng career, or may gustong gusto kong gawin for a very long time pero hindi mo pa rin nagagawa. Yung ride natin today, we will talk about taking that first step. Kasi yun naman yung pinakamahalaga, yung unang hakbang. So alright, sa tingin ko makaka-relate ako dito kasi may mga plans na din ako. I am currently have a full-time job. Pero yun nga, parang mas nananaig sa akin na gawin yung mga bagay na mas gusto kong gawin. Kasi ang hirap pagka hindi mo nagagawa yung mga bagay na napipilitan ka lang. Anyway, case-to-case basis siguro, syempre dahil meron na ako pamilya, mas priority natin na makapag-feed tayo dun sa family natin. Pero yon, siguro itong video na to ay makakatulong sa akin para mas makapag-isip ng mas maayos kung ano ba yung tatahaking kong path, no? Anyway, tuloy natin. Wala na natin. Right on! Yung araw na to, pupunta tayo sa Baler. Medyo mahaba-haba yung layo naman biyahe. Pero pupunta tayong Baler kasi may music video shoot si Justin De Jos ng kanyang panibagong single. Pero bago tayo pumunta doon, pupunta muna tayo sa Sophie Big Bike Libis. Kasi nabalitaan ko, sa July 1 daw, no plate, no travel na. Kailangan ko muna makuha ang aking plate number kasi medyo magtatagal tayo dun sa Baler. Let's go to Libis. 23 minutes, my God! Perfect! Let's go, Olbap! hindi mo alam kung laging galit si Olbap eh, no? Let's run! Mas baby na, my God! Ang init niya! Mo, Olbap! Yeah! So, para sa mga hindi nakakaalam, ito po ang first official vlog ni Olbap. Sa totoo lang, ang daming beses ko na mag-attempt mag-vlog. As in, sobrang dami na. Kaso nga lang, medyo hindi kasi ako nasasatisfy sa output ko. Medyo ganun kasi ako. Kapag hindi ako nagagandan sa output ko, hindi ko talaga ilalabas kahit anong mangyari. Pero I think magandang practice din yun sa akin. Kung meron ding mga ganyan, no, yung mga output na sa tingin ko hindi maganda, kaya sobrang dalang ko lang din mag-upload ng reaction video. Feeling ko kasi hindi tama yung mga madalas nasasabi ko, nababanggit ko. Kaya pag pinanood ko siya ulit, parang ang pangit ng outcome. Parang ulitin ko na nga lang, parang ganun. So yun, feeling ko ang dami kong natatapon ng oras pagdating sa ganun. Ayoko din naman kasing makasakit ng mga taong masasaktan sa mga pwede kong sabihin pagdating sa reaction sa reaction video. Pero yun, although hindi naman ako nagsasalita ng masakit towards them, pero yun, feeling ko lang kasi pag hindi okay yung pag wala naman ako masyadong sinasabi about dun, or madalas ganito yung nangyari pagdating sa ano, sa reaction video ko, particular dun sa ibang sa iilan na ginagawan ko ng reaction, lalo na pagka ganitong pinopost ko at nagsisingit ako ng comment. Madami nagagalit dyan, no? Madami nagagalit kasi bakit ko hinihinto-hinto yung video. Eh, tinatanong nila bakit hindi ba pwedeng mag-react ka after nung video na yun. Sabi ko naman sa isip ko, hindi naman pwedeng sa akalang magsasalita kasi parang on time yan eh, yung magiging reaction mo. At yung lalabas sa isip mo, hindi mo pwedeng i-reserve na lang hanggang mamaya tas saka mo lang sasabihin kasi hindi mo siya masasabi like this one, di ba? Pwede bang sabihin ko to mamaya pa or ano? Siyempre, mas mainam na time to time na sasabi natin yung pwede nating maging inputs dun sa vlog or dun sa video.
kasi reaction video yung ginagawa natin and commentary video eh. So yun, tuloy natin. Parang nagiging relatable lang din siguro ako ngayon kay Pablo dito sa vlog na to. Kasi sa totoo lang, feeling ko lang din, ang dami kong excuses tsaka nuisance pagdating sa pagbablog. Una-una sa lahat, kahit ang dami na naming beses humarap sa camera, sobrang nag-cringe pa rin ako pag ano, humaharap ako sa camera. Ganyan din ako, yung parang naiilang ako, lalo na pag mga ganito, naiilang akong makipag-usap sa inyo. Yan, yun yung mismong parang minsan kinatatama ko. Gawa ng reaction video. Cringe, my God! Lalo na pag kinukwento ko yung sarili kong storya, tapos pinapakinggan ko yung sarili ko, sobrang nakikinig ako. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko lagi napagpapatuloy yung vlog. Number 2, hindi rin kasi ako malam sa pagbablog. Hindi ko naman kasi alam yung mga camera angles, yung tamang lapat ng audio, setup. Kasi syempre, di ba, naka-helmet ako. So kung naka-helmet ako, medyo ma-fold yung sound or mga ganong bagay ba, yung lighting, yung tamang lighting, yung tamang setup. Parang lahat medyo sinisit ako. Eh, syempre, dahil doon, hindi ako kasi nga, perfectionist nga si Pablo, di ba? Syempre, gusto niya hanggat maaari talagang perfect yung maging outcome nung ipalalabas niya, ibibigay niya sa tao. However, no, hindi naman talaga lahat magiging perfecto eh. And no one was perfect dahil tayo ay mga tao lang din, no. Pero hanggat maaari, iyon nga, sana hindi tayo. Hanggat maaari, pwede hindi tayo magkamali. Kasi ang hirap umuulit, ang hirap nung may nasasayang na oras. Kagaya nung sabi ko kanina, sa akin, sa part ko, ang dami kong nasasayang na oras pagdating dito sa pagbibideo. Yan, no, kasi pakiramdam ko, hindi okay kapag in-out ko yung video na yan, no. Baka marami silang masabi or what, pero check natin kung ano yung mga matututunan pa natin dito kay Pablo. Baka meron siya dito may babahagi or may share, no, about sa life lessons din. Baka may pagkakaparehas eh. Kasi hindi ako nasasatisfied. Pinakalas na dahilan kung bakit siguro hindi ako makapag-vlog na maayos. Kasi kinocompare ko yung sarili ko sa iba. Sobrang hilig ko manood ng ano eh, ng mga motovlog. Ganyan din ako. Sobrang tagal ko na gusto mag-vlog. Ever since. Ganyan din ako. Kinocompare ko yung ano ko sa iba, lalo na pagdating sa ano, sa video, kasi limited lang din yung resources ko ngayon, kagaya nito. Ang gamit ko lang dito, itong keyboard na to, and itong mouse, mga Bluetooth, ano yan, pwede, connected sila via Bluetooth, wala pa akong computer setup, at wala pa akong studio, kaya parang minsan, nahihiya ako mag-out ng video, kasi parang, hindi siya maganda sa paningin ko. Pero yun nga, darating din naman siguro yung time na magkakaroon ako niyan ng studio and as well ng computer. Meron akong computer kaso lang hindi ko na siya nagagamit at hindi ko pa siya naaayos ulit. And hindi rin siya makapag-edit ng pang video editing kasi mababa lang din yung ano niya, yung alam ko yung mababa yung RAM ko, no. So yun, tiyaga muna ako dito and hoping ako someday makapag-setup tayo ng studio, no? Maiba yung makita nyo sa background natin. And as well, meron na din tayo maging computer. Specifically para dito sa paggawa natin ng reaction. Yun. Ang dami kong excuses, ang dami kong reklamo. Ang totoo naman dyan, lahat ng eksperto nagdaan sa pagiging beginner. Kumbaga, there's always room for improvement and development pagdating sa lahat ng ginagawa mo. Kari-kari. Lamog. Ayan, lamog ang buwit. Ayan, mga kalamog. Ayan, mga kalamog na natawag. Joker din, no? Si Pinuno. Joker din siya. This, malalamog talaga ang puwitan mo dito kahit sa ang lugar sa Pilipinas. Teklibis. Here I come. Alright, ginamit niya na dito yung background ng butata. Alright. Oh, sige, mamaya na ulit tayo mag-usap. Ang ganda ng kanta na yun, yung Butata. Nung una kong napakinggan yun, di ba, nag-release siya ng album, sobrang nakaka-hype. Kasi every morning, nagluluto ako for the kids eh. Yung mga anak ko, pinagluluto ko yan. Nagigising ako ng 4 a.m. Tapos papasok sila ng 6. So yung time frame ng pagluluto ko, medyo mahaba yan, kasama na yung mga paghuhugas at paglilinis. Talaga nakaka-hype siya. Minsan, ginawa ko dyan, isang looping lang.
siguro mga 20 times, 30 times yatang tumutugtog yung botata dun sa kusina. Yun, na-share ko lang. Sa wakas, nakuha ko na ang aking plaka. Layo pala ng pupuntahan. My God! Kala ko 4 hours lang. Yun pala'y 6 hours. My God! Mali na naman ang aking tansya. Ang gaganda ng mga kanta niya, no? Both from the albums na Alon and Laon. Oh, grabe ang traffic, man. Ang traffic, saka ang init. Eto na naman sa Edsa Kabaan. What I'm riding on. Eto na naman sa Edsa Kabaan. Yeah! What I'm riding on. Lakas magpa-hype ni Pablo, ang gaganda ng mga solo niya. Ano, as well yung ibang members, ang gaganda din ng mga solo nila. Lahat 'yun mga paborito din natin. And we will try then to react din siguro dun sa mga each vlog, no, ng mga members. Pero sino pa ba ang may vlog? No, si Stel and si Justin ba? Parang si Josh, di ko pa nasilip lahat halos ng channel, lahat ng video dun sa channel niya saka kay Felipe. Ang target ko po kasi sana talaga umpisahan from unang-una yung ano, yung vlog ng SB19 official. So doon ako magi-start. So sana magawa natin yung kahit mga 2 to 3 videos a day yung ano, gusto ko mapanood, no. Hindi ko pa talaga sila napapanood nang umpisa, nang mula nag-uumpisa sila. Ayun. So yun, no, nandito tayo sa first stopover. Pahinga lang saglit. Grabe ang init. Totoo lang, sobrang hesitant pa rin ako going to. Kasi habang bumabiyahe ako, iniisip ko kung ano kalalabasan ng mga bagay. Tsaka kanina, habang nagbibiyahe ako, sobrang na-awkward ako habang nagsasalita. Hindi ko alam kung bilang ba talaga ako sanay or dahil iniisip ko palagi yung goal ko. Minsan kasi kapag masyado kang focus sa goal, nade-derail ka din. I-breakdown mo. Huwag mo masyadong isipin yung goal, but isipin mo kung paano ako magsisimula. Tapos step by step, as you progress, yun mo na isa-isahin or alam mo kung ano yung mga pwede mong gawin. Siguro yun din yung dahilan kung bakit nahirapan ako mag sa ulo ng steps. Kasi kapag sumasayo ka, sabay-sabay gumagalaw yung katawan mo. Para ako, parang aalamin ko muna yung steps sa paa, tapos aalamin ko sa kamay. Ganun ako nag-aaral. Mahirap talaga matanggal yung fear ng unknown. Tsaka yung pag napaparalyze ka sa over-analysis ng pwede mangyari. Pag-overthink. Pero yun nga eh. Yun eh. Doon mo malaman eh. Kung nakaka-experience ni kayo ng paralysis pagdating sa gusto nyo gawin sa mga bagay-bagay. Huwag nyo na masyadong isip. Just go for it para wala kayong pagsisigaw. And figure out things as you go along the way. Ito yung kwento kung anong nagtatrabaho ba ako sa CBR as a data analyst. Data analyst na bro. Tumagal din ako ito ng mahigit isang taon. Tapos everyday, since routine yung ginagawa ko, parang analyzing data, about ulit, may bibigay data sa akin, tapos i-check ko siya isa-isa. Parang naging sobrang about ulit lang siya. Tapos, alam nyo, marami makaka-relate dyan kay Pablo kasi yung ganyang routine na paulit-ulit, nakakasawa yan at nakakapagod. Napatanong ko sa sarili ko, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Parang ito ba talaga yung pinapangarap ko? Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ito talaga yung gusto ko. Life is really hard here in the Philippines, for everyone naman, sobrang hirap. Parang ang hirap habulin yung pangarap mo versus pagiging practical. And alam ko naman na yung pangarap ko na mag-perform sa stage, sobrang suntok sa buwan siya eh. Pero kasi ang mangyayari kapag hindi mo ginawa yung gusto mo, hindi mo sinubukan abutin yung mga pinapangarap mo, parang i-hunt ka nun for the rest of your life. Ang tawag ko nga dun, parang unfinished business. Doon ka magkakaroon ng realization na hindi ka masaya sa life mo. Dumating na sa point na parang araw-araw ako papasok, tapos dumating sa point na parang meron ng rage inside me na gusto kong suntukin yung monitor, gusto kong i-hapas yung keyboard. Kasi hindi yun yung gusto kong gawin. Hindi yun yung tinatanong ko yung sarili ko, bakit ba ako nandito? Ganyan yung nararamdaman ko ngayon, kaya nakaka-relate ako kay Pablo.
kasi gusto ko na rin, kung tutuusin, gusto ko talagang umalis dun sa current company ko kasi mas mas gusto kong magluto. Mas gusto ko din gumagawa ng mga reaction video. Anyway, so hoping na lahat tayo ng mga kaps, magawa natin yung mga bagay na gusto nung gawin natin sa buhay natin. Naman ito yung gusto kong gawin. So, for a time, pinagsabay ko talaga yun. So, na-petition ako sa show, sa Korean company. Natanggap naman ako. So, pumapasok ko ng madaling araw para lang makapag-out ako ng mga 1 p.m. 1:30. Tapos, doon ako sa, punta na ako sa training. Kasi malapit lang yung training namin sa Makati. Everyday, ganun yung ginagawa ko. Pumapasok ko ng madaling araw, tapusin yung trabaho. Sobrang nakaka-train siya. Para na akong zombie. Kasi parang hindi ko maramdaman yung dibu ko. Parang katamlay-tamlay ko. Pagdating sa training, though ginagawa ko ng best ko, pero parang hirap na hirap ako magsaulo ng steps. Parang nagpaalam talaga ako sa parents ko. Ma, pwede ba akong ano? Pwede ko bang subukan to? Pwede ko bang bigay yung all ko? Bigay yung lahat ko? Kasi kung hindi ko siya subukan, i-re-regret ko siya for the rest of my life. Ayun, nag-resign ako. Talagang sinubukan ko siya for 3 years, more than 3 years nag-training ako. Walang nangyayari, as in wala talaga nangyayari. Meron ng pagsisisi. Sobrang na-depress ako nun kasi parang nasayang yung 3 taon ko. Natulang ko na wala akong nakikita. Plus, nung nagtatrabaho ako, kumuha pa ako ng hulugan ng bahay for the family. So parang, sabi ko, maling-malingis ko, maling-ginawa ko, sisi ako. Parang, I failed my family. Parang ganun yung na-feel ko. Pero, mabuti talaga si Lord. Mabuti si God. Talagang yung hardship namin nag-pay off na SB9. And hanggang ngayon, mahal na mahal kami ng mga tao, mahal na mahal kami ng lahat sa support sa amin. Nakipasasalamat ko na, nakipasasalamat ko sa Lord kasi, syempre, unang-una sa lahat. Lahat ng blessings ay galing sa akin. Second, nakipasasalamat ko kasi parang hindi nag-give up sa akin mga tao sa mga tao. Hindi rin ako nag-give up. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kapag hindi mo sinubukan. For me, everyone's bound to succeed. Siguro sa timing magkakatan. Timing kung kailan umakamit ang goal. Pinakamahalaga lang talaga, sumubok ka. Gawin mo yung best mo. At pag sinubukan mo na siya, gawin mo yung best mo. Ibigay mo yung lahat. Sa ganun, wala kang regrets, wala kang pagsisisihan. Wala kang unfinished business. Sabi nga nila, it's not about the destination, it's the journey. Kahit pa sabihin na meron kayong objective, pa-enjoy nyo yung journey nyo. Kasi dyan nyo mamimit yung mga true friends nyo, dyan kayo makakabuo ng mga memories, syempre. So, don't forget to enjoy little things. Kapag masyado tayong nakafocus sa objective o sa goal natin, nakakalimutan natin yung mga taong tumulong sa atin. Parang feeling natin, tayo lang yung dahilan kung bakit natin naabot yung mga bagay-bagay. When in fact, we wouldn't be able to make it without the friends, without the people supporting us. More than the objective, ang pinakamahalaga yung treasures na matatagpuan mo along the way. Awit! Sakit sa puwet. Awit! Sakit sa puwet. Ba't kaya? Baka malambot ko lang. Pero binumbahan ko naman to eh. Binumbahan ko to bago umalis. Awit naman. Tigas naman. Sagad na yung preload eh. Naka-1 na eh. Sagad na to eh. Mayari tumigas. Baka tumigas nga lang talaga yung shocks nito. Kasi init lamig. Yan, kung kayo magdadrive kayo, check nyo lagi, lalo na pag long drive, low baguettes, yung battery, yung lights, yung oil, yung water, yung brakes, yung air. Ano ba? Low baguettes, yung gas, oh, syempre gas. Yung engine, tires, gano'n. Lastly, yung self nyo. Dapat responsible riders din kayo. Kasi, syempre, lahat tayo nag-share sa kalsada, so dapat lahat tayo maingat. Mahaba pa ang ating drabiyahihin. Pero, for those who... Pero yun lang yung masaklap, no? Pagka nag-ano ka sa kalsada. Although nag-iingat ka, ang masakit lang dun, yung iba namang tao na naka sa kalsada, sila naman yung hindi nag-iingat. Pero... yun, pray lang din pag lalo na pag nasa biyahe.
like to also do moto vlogging. Bago kayo mag-ride, check nyo maigi yung sarili nyo. Ako personally, katulad ng sinabi ko, kahit kanina, kahit malayo o malapit, nag-helmet ako. Sarap ng biyahe, buti na lang hindi umulan. Nakabahan ako kanina, baka umulan eh. Yung pinaka-hassle pagka may biyahe ka tapos umulan. Maganda na naman kalalabasan yan kasi magagaling yung kasama ni Justin. Perfect! Huwag pa sa atas pa blue. Di ba pala? Kayo, kung may mga storya kayo, kung ano, comment nyo. Kung meron din kayo mga storya, kakaibang storya sa journey nyo. Kakaibang stories! Ako yung kwento ko, dito ko na lang i-share sa vlog, no? Dito sa reaction video natin. Pero I will try to leave comment dito sa video ni Sir Pablo, no? Yung mga gusto ko lang din sabihin dito, no? Yun, tuloy natin. Dito na tayo sa Aurora. My God. Sabi ng layo. Sabi ni Waze. Sabi ni Waze, ano na lang. 40 minutes na lang ibibiyahe ko. Layo pa. 40 minutes. Muna tayo saglit. Speaking of, if meron man kayong gusto gawin sa buhay at napag-decidean nyo na nagawin yun, make sure lang na ready kayo. Ready yung mind nyo. Kasi hindi naman magiging madali yung journey eh. Pangit naman kung hihinto kayo sa kalagitnaan. Hindi nyo malalaman kung ano mangyayari kung hindi nyo pinagpatuloy. So make sure lang na pag bumiyahe kayo, kapag sinubukan nyo na or nakapag-decide kayo na gawin yung isang bagay, make sure na tatapusin nyo siya hanggang sa dulo. Yun lang, man. Grabe, ganda dito. Laki ng lubain. Sarap mag backflip. So, nasa gitna, oh. Walang katao-tao. Walang katao-tao. May kalabaw dun, oh. Medyo malapit na tayo, 40 minutes na lang, sabi ni Waze, konting-konti na lang. Yes! Tara, biyahe na ulit tayo, let's go. Low tide lang. So ayun, mga kalamog, maraming salamat ulit sa pagsama sa ride ko. Medyo mahaba-haba yung ride, pero ayun, if sinimulan nyo na rin yung start now journey nyo, tapos feeling nyo parang hindi para sa inyo yun, it's never too late to try something new. And lahat naman ng ginawa nyo dun sa mga naunang start now journey nyo, pwede nyo siyang magamit para ma-improve yung sarili nyo dun sa panibago nyo gagawin. And syempre, hindi naman siya sayang kasi those are experiences and memories na nagawa. Syempre, along the way, nami-meet nyo rin yung mga soulmate nyo, nami-meet nyo yung mga friends nyo. So, hindi siya sayang. Talagang, it's a learning. It's something na matitreasure nyo. So, ayun, if may gusto man kayong gawin in the future, may mga gusto kayong subukan, the best time to do it is now. Start now. Maraming salamat ulit sa susunod na ride. This is All Pop. Ride hard, ride safe.
Alright guys, no? So, dito na nagtatapos yung vlog ni Pablo. And hoping makagawa din kagad ako sa susunod nung part 2 niya. Part 2, no? Yung second vlog ni Pablo na ito, ngayon ko lang din na panood yung vlog ni Pablo. So, yun, no? Siguro marami tayo nakaka-relate doon sa mga sinabi ni Pablo. And sana, no, magawa natin yung mga bagay na gusto natin sa buhay natin na hindi tayo napipilitan lang. Hindi tayo napipilitan dahil wala na tayong choice. So, kung meron tayong choice na gawin natin yung mga bagay-bagay na yun, eh, mas piliin natin yun. So, yun, no, ayoko nang umiyak sa harap nyo. Pero, parang naging ano ako kanina before the video ends. Pero yun, maraming salamat, no, mga amigos and amigas, sa pag-stay dito sa ating channel. At sana sa susunod na reaction video for Pablo ay samahan nyo pa rin ako. At syempre dun sa mga iba pang Pinoy artists din, no, na sinasabi ko po kanina na sana supportahan din po ninyo ako. So yun, maraming salamat. Tatapusin ko na po dito yung aking video. And alam ko naman na marami tayo natutunan na mga bagay dun sa video ni Pablo, dun sa vlog ni Pablo. And yun, sana magkita-kita po tayo ulit sa susunod kong video. Ingat po kayo palagi, maraming salamat, and God bless.